Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwana Blacks. For today's video, Dai, ay sasagutin ko yung isang comment ng ating subscriber. Sabi niya, Dai, how to apply and anong agency ang low processing fee? So, habang nagbabrush tayo ng chinelas nila Amo, no? Makikwentuhan tayo. So, paano nga ba mag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong? So, isashare ko sa inyo based lang sa experience ko at mga kunting nalalaman ko na mga legit na agency papunta dito sa Hong Kong. So, ako dahil noong bago ako nag-apply, bago ako pumunta sa agency kung saan ako nag-apply, marami akong na-search ng mga agency, nag-inquire-inquire ako kung ano, kung magkano ang mga ang pwedeng gagastusin. So, nadaanan ko si Michael Angelo, si Los Bimin, marami pang iba. At ito nga, si Kings, na isa din yung sa nadaanan ko. Si Ate JC na yun ang nagturo sa akin kay Maris. Ang sabi niya, ay Kings nga ang agency niya. First timer din siya dito sa Hong Kong. So, sinabihan niya ako na i-search yun sa FB, My Sweet Home Manila Interview. So, pag sinerge nyo yan, mag-inquire kayo dyan. Kasi wala naman ako contact sa kanila. At wag nyo na lang din sabihin, kung nakapanood nyo sa video ko na to, wag nyo na lang din sabihin yung pangalan ko. Then, mag-inquire kayo dun. Doon lang din ako, sinerge ko lang yun, kasi yun ang sabi sa akin ni Ate Jessie. I-search mo, mag-inquire ka. Then, nung nag-inquire ako dun, iwan lang ako ng ng number kasi super busy naman sila. Hindi naman nila agad-agad yan masagot yung mga inquiries nyo. So, pag may time sila, time for inquiries, doon sila nakakasagot sa'yo. So, iiwan nyo lang agad yung number nyo para tawagan kayo nila. Then, yun, i-interviewin na kayo kung ang tatanungin sa'yo is kung may passport holder ka na ba. And my 2 years experience ka na ba? Yan ang tatanungin sa'yo. Then, i-schedule ka nyan, ila-line up ka nyan kung kailan ang next interview nila. Then, after nga nun, nung ako kasi December ako nag-apply, so may nagtatanong din, may nakaraan may nagtanong sa akin, nag-comment na yung sa medical ba is pera natin yung gagamitin. Yes po, pag Hong Kong kayo, sariling pera talaga ang ating gagamitin, gagastusin. So, kailangan may pera talaga tayo. So, sa lahat ng na-inquiran ko naman, Dai, itong si Maris ang medyo mababa ang processing fee. Kaya, gumora na ako sa kanya. Then, about naman sa accommodation, may nagtatanong din nakaraan, wala pong free accommodation pag Hong Kong ka nag-apply. So, that time, December ako, niline up December 16, niline up ako ni Ma'am Marisa. So, pumunta ako. Hindi ko rin naman in-expect na ma-hired ako agad. So, bigyan ko na lang din kayo ng interview tips na mamaya. So, i-search nyo lang My Sweet Home Manila Interview. Doon kayo niyan mapupunta kay kila Ma'am Marisa. Sa third floor yan, Dai. So, kung hindi naman kayo makuha kila Ma'am Marisa agad, pwede rin kayong Maris Manpower Services or Maris Manpower. Ilalagay ko dito sa screen para makita nyo kung anong itsura ng page nila. So, ganito kasi yan. Bakit hindi ko agad na sasabi sa inyo na ang agency ko sa Pinas is Maris? Kasi dahil dumaan ako kay My Sweet Home, pagka nagka-employer ka dun, direct, ibibigay ka, ipo-forward ka kay Maris. Ang kinaganda lang pag dumaan ka kay Mama Marisa, pag doon ka na hired, saka ka na magbibitaw ng pera, ganun din naman sa Maris. Pero ang pinagkaiba lang is malalaman mo agad kung may employer ka o wala. Kasi ang pagkakaalam ko, dito kay Maris, ila-line up ka. Mag-BBTR ka, magaganito-ganyan ka, then we wait mo sila kung may kukontak na employer sa, kung may bibili sa'yo, kung may magkakagusto sa'yo. Ganon siya. So, yung agency nga rin ni Joanna Put Vlogs, ilalagay ko dito si Mamuna. Pwede nyo rin siyang kontakin.
Diyan din nakakuha si Joanna Potmay. Nung nag-apply siya, kay Maris din siya, kay Mama Marisa, hindi niya nagustuhan yung job order niya. May lola, may lolo, may bata at mga anak pa. Marami. So, nagdadalawang isip siya that time, hindi siya agad nagpirma. So, may nagbigay na aplikante din sa kanya ng number nila, Ma'am Mona. Then, kinontak niya yun at yun ang employer niya ngayon. Isang alaga lang, mag-asawa. So, tingnan niyo si Da Joanna. Hindi naman, mas medyo payat siya noon. Tumaba na siya ngayon o nahihirapan na mag-diet. Shout out, Dai. So, pwede niyo rin kontakin. Then, bigyan ko na lang din kayo ng tips kung paano pumasa sa interview. Ano, ako kasi one time lang ako pumunta doon. On that time din, nakuha ako agad. So, kahit wala akong experience. So, ang unang interview nila, Dai, ay pag pumunta kayo kay Mama Marisa, ha? Pag kay Mama Marisa kayo, nag-inquire at mag-apply. So, pagdating doon, tatanungin lang, titingnan yung passport nyo, then mag-fill up kayo ng resume nila. May form sila na ibibigay sa inyo, fill up nyo lang yun, at tandaan nyo yung kung ano ang mga sinulat nyo doon. Then, around 1 PM kami noon, pinag-ready kami ng nursery song. Pinag-ready kami kasi yung ibang depende kasi sa usapan ng una kasi mag-interview is ang broker dito sa Hong Kong. So depende sa usapan nyo kung papakantahin kayo o hindi. Kasi ako, hindi naman ako napakanta, pero ready naman tayo. Then, yung sumunod sa akin, yung pangatlo na in-interview, pinakanta siya. So, ako hindi. So, kailangan mag-ready tayo para kung pakantahin tayo, makakakanta tayo. So, ayan. So, ang unang interview ni broker, taga dito sa Hong Kong. Then, introduce yourself. Sabi ko nga, pag hindi tayo kagalingan sa English, kailangan kabisado na natin yung introduce yourself. Then, may mga follow-up questions sila. Yung natatandaan ko nga sa akin is, tinanong ako kung gaano ako katagal gustong mag-work sa Hong Kong. Sabi ko, 10 years. 10 years, sir. 10 years for my dreaming, anak ko. Kahit yung English ko is ganun-ganun lang, maiksi-iksi lang. Basta andun yung sagot mo, ha? Kung hindi mo naintindihan yung tanong, kasi medyo islang nga sila or bulol mag-English, pwede mong tanungin. Tulad nga nung isa kong subscriber, sabi niya tatlong ulit yung unang-unang tanong nasa kanya, tatlong ulit niya bago na intindihan yung tanong. So, sorry ma'am, sorry sir, ganon. Ganunin mo lang. So, kailangan mo maintindihan yung tanong para tama yung sagot mo. So, dyan din sila magbabase kung i-hire ka nila, at meron atang nanonood sa atin na habang ini-interview tayo. So, pag na-select ka doon, malalaman mo agad kung matapos kayo lahat, kung ilan nagpa-line up that time, kung ilan pumila para sa interview that day, malalaman nyo agad kung may nagagusto sa'yo na employer. Kasi after broker interview, yung napumili sa inyo na employer, doon kayo i-interviewin. So doon, may mga question din yung mga amo nyo na kung ano yung mga pwede nyong gawin, magiging daily routine nyo, magiging trabaho nyo, kung magkakasundo kayo about sa room, about sa holiday, mga ganyan. Kung magkakasundo kayo, then i-confirm ka ni amo. So, ang last na interview na gagawin, Dai, ipapakita ko sa inyo. Ito, Dai, dito, tumulo si phone ko, Dai, kay aircon, tapos super lamig nga, Dai, tapos in a whole video, Dai, lagi kailangan nakangiti ka lagi, Dai, nakalawas yung ngipin mo, Dai. Tapos ako, Dai, naka-take 3. Then, sa take 3 na yun, Dai, hindi ko pa rin natapos-tapos. At hindi ko talaga natapos, Dai. Kinat talaga, Dai, kay... Hi, Wena, please introduce yourself. Hello, ma'am. My name is Romena Pantalyon from Cagayan City, Bulacan, Philippines. I'm 24 years old. I'm married. I'm Christian. I'm married to Guillermo Pantalyon Jr. My daughter is 4 years old. My son is 6 months old.
Oh, you still have a baby? Yes, ma'am. Okay, but are you sure you can leave your baby for work? Yes, ma'am. For the better future of my two kids. Okay, for your kids' future. Yes, ma'am. But who will take care of your baby if you work in Hong Kong? My auntie Teresita Elisan po. Okay. How about your husband? Your husband is also working. Yes, ma'am, as a factory worker. Okay, then how much you earn every month or every week? They have salary every 15 days, 7,000. Every 15 days is 7,000. So total of 14,000 every month. Yes, ma'am. Okay, is it enough for the whole family? Not enough. Mm-hmm. For not enough. So yes, you also need to work. I want to help work. Your husband. Yes. Okay. Then if you work in Hong Kong, how much you will send to your family? 20,000, ma'am. 20,000. And what do you prefer to take care of? Babies, children, elderly, or disabled? Any job to give me, it's preferred for that. Okay, you can take care of baby, children, and also elder. Yes, ma'am, because I have a baby. Okay, so if your employer have two kids, one baby and one young kid, so you think you can handle? Yes, ma'am, because my baby is two. Okay, you have two kids also. Yes, ma'am. Okay, so do you know any baby or kid song? Yes. Okay, please try to sing. I will sing. I love you, you love me, we are happy family. When the great big hug, when I kiss from me to you, won't you say you love me too? Okay, you have another song? Yes, ma'am. Okay, please try again. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Okay, thank you. Do you have work experience before? Yes, my first experience here in Philippines. Mm-hmm. I'm taking care of one couple, one 4 months old baby girl. Okay. And other household chores like washing clothes, washing dishes, ironing, marketing, and cooking. And I have taking care of one pet cat. Oh, I see. Okay. How long did you work here in the Philippines? I finished contract with 8 months extension. Mm-hmm. So 2 years and 8 months. Yes, ma'am. Okay. From what year to what year? May 2017 and to January 2020. Mm-hmm. Okay. So, what time you wake up and what time sleep? I wake up at 5 a.m. and sleep at 9 p.m. Mm-hmm. So, when you wake up in the morning, what is the first thing you do? I'm taking a bath myself. Mm-hmm. And prepare the breakfast for my employer. You prepare breakfast, okay. Yes. Mm-hmm. But who takes care of the baby at night? Who sleep with the baby at night? We're shared. You take care of the baby at night? You share room yes. with the baby? Yes, okay. Ma'am. But in the morning you prepare breakfast, right? Yes. So how's the baby? The baby is sleeping. Oh, okay. So if the baby is sleeping, then you prepare breakfast. Yes, ma'am. Okay. How about lunch and dinner? Do you also cook for lunch and dinner? Yes, ma'am. Okay. Do you think your cooking is good? Yes, ma'am. Wow. So your employer finishes their food every time you cook? Yes, ma'am. Wow. Okay. Have you tried cooking Chinese food before? No. It's only Filipino food. Filipino food only. Yes. But are you willing to learn how yes, to cook Chinese food? I'm willing to learn. Okay, that's good. How about your day off? Do you have day off? I have once a month. Once a month only. Yes. Okay. How about do you know how to make bill? Yes, ma'am. Okay, please show me how. First of all, you must. This is the bottle is clean and sterilized. Okay. And put the milk and hot water here in the bottle. And you shake like this. And you try the temperature is good
to feed the baby. Okay. Yes. Mm-hmm. Then, if you made a very hot meal, what will you do? I put the cold water. Mm-hmm. Then, I check that if the water is, the milk is... You will put in a cold water? Yes. Okay. So, can you try to feed the baby? Okay. Make sure the baby is like this. Okay. And you feed the baby until he or she is full. Okay. So after feeding the baby, what will you do next? And you put her your shoulder, mm-hmm, and rub this gently until he burp. Until the baby gets burp. Maybe for how long? How many minutes? Depend of baby. It depends on the baby. Yes. Okay, until the baby gets burp. Yes. Okay. Then what are the usual reasons why the baby is crying? The baby's crying, check the diaper, mm-hmm, and check the baby's hungry, mm-hmm, and not feeling well. Okay, so if the baby is not feeling well, then what will you do? Check the temperature of the baby. Mm-hmm. If the temperature is 37 above, mm-hmm, the baby has a fever that you need to inform your madam or sir. Okay, you will inform your employer immediately. Okay, then if you need to change the diaper of the baby, but the baby keep on moving and moving, so how will you change the diaper? Before you change diaper, you play the baby and okay, give some toys. Okay. And so you can change the diaper. Yes. Okay. Maybe how many months when the baby's first teeth will come out? 6 months. 6 months. Okay. Yes. Then what happened to the baby? She's starting to have teeth. She have fever. Having fever? Yes. And then what else? Poop. The poop yes, is not normal. Okay. Yes. If the baby is starting to eat, what kind of food you can give for the baby? Sarla, vegetable like potato and carrots, okay, banana, mm-hmm, apple, some healthy food. Okay, how about taking a bath with the baby? Do you know how to take a bath with the baby? Yes. Okay, please show me how. You first prepare the needs like diaper, clothes, and towel. Okay. And make